Come on, come on. Do a... come on, come on. Are you going to do a Oscar performance? Lights, camera, action! Hello, world! Welcome to my world! Beautiful here. Santa, baby. You're so sweet. Hello world! Welcome to Kusina ni Sai segment. Mag-voice over lang po tayo ha, kasi po may pinapanood po kasi si Chloe sa TV. Eh baka mag-copyright eh. Kaya mag-voice over lang tayo. So welcome to Kusina ni Sai segment. Magluluto po tayo ng bok choy. Alam niyo po yung bok choy? I think it's a pichay, kena pichay in the Philippines. It's like Inato food lang to guys ha. So we're gonna make a bok choy. Adobong bok choy. It's kinda like stir fry bok choy. It's my own recipe. Charot ka ayun, no? So we're just gonna cut all the ingredients. So I'm using chicken. You can always use any meat you want, but I'm using chicken, okay? So first of all, we're gonna cut our chicken. Yeah, well, dipros po di mo, no? Tapos, after defrosting it, then cut them. Ano lang siya, guys? Cut lang siya. Yeah, and for new here, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more videos and updates. So, while chopping, I also have this chicken skin. I usually save all my chicken skin and then put some flour on it. Yes. Yes, bishiwaps. Just put some flour on it and wash your hands again. Hand washing. And then just put some peppers, garlic powder, and some lemon and salt. And then put some magic sarap, guys. Magic sarap. And 2 eggs. And another flour. And then mix it up. Don't worry, I always wash my hands so it's clean. And it's actually, I think this is the one that quick in the Philippines. No, not quick. The chicken skin that they for sale in the Philippines, but I always make it on my own. Yeah, so after that, just put it in the cooler and the freezer, the fridge. And now let's cut all our ingredients. So, yes, tomato, guys. Any tomato, guys, but I just want this small tomato because they're easy to cut. And I don't, they easily eat also. I don't know. Basta, gusto ko lang talaga yung maliit. Ayoko yung malaki, char. Pero may iba din akong mga gustong malaki, char. So, onions. Yan, ha. Cut lang natin yung onions, guys. Hindi na, ano na to, guys. Preparation for dinner. Yan. Yan mo lang yan si Chloe dyan. Lagi lang yan siya nandyan. But, and then another one is the garlic. Chop. I don't know, for me, I always put a lot of spices when I cook. I don't know why, but it smells good also. And it's also have a something flavor. So, for anyone who wants this one, pamain lang po kung gusto nyo yan. Pamain lang po sa mga may gustong yan. Sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyo yan kasi magpamain ako ng ganyan. It's a food processor but a manual one, o, di ba? Yung garlic at onion natin, ang ganda. Kung gusto nyo magpamain ng ganyan, guys, comment lang kayo ng pamain at ilagay natin yan sa pamain natin, ha? Ayan, guys. Yan yung sinasabi kong bok choy. So, dalawang container, guys. Kasi yung matigas at malambot pagkaiba mo kasi hindi natin yan sila isasabay pagluto. Hindi. Well, I'll show you how later. So, hindi natin sila pagsasabay pagluto, no?
iba sila. Kaya yung soft, ilagay mo dun sa may soft, tapos yung hard, sa hard naman, ganun. Tapos nilagay ko siya sa ganyan kasi hugasan mo siya bago lutuin, of course, no? Ayan, naglagay pa ako ng sibuyas dahon or green, I don't know. Anong English ba niyan? So, there you go. So, painitin lang din natin yung, ano natin, kalaha natin. Painitin lang natin, lagay natin ng oil. Ganun lang, guys. And guys, sa tuloy pa rin yung promotional natin na pag naka-invite ka ng 10 active subscribers, magiging double yung name mo every raffle entry and minors. So, yan, lagay mo lang yung onion at garlic, di ba? Kaya para hindi ka na malito kung anong uunahin, garlic ba or onion, o di pagsabay yan, di ba? Ayan, lagay mo na yung kamatis. Tapos, isunod mo na rin yung sibuyas dahon. Sure, grabe guys, ang bango-bango. Yan pa lang guys, ulam na. Yan pa lang, ulam na. O, tapos ilagay mo yung manok. Yun pa lang mga spices guys, ulam na. Lagay, mix mo na ng tuyo at kanin, di ba? Salt and pepper, guys. Ayan. And paghaluin. So, I usually make the chicken really cook. Kaya, halo-halo lang, guys. Para hindi naman masunog yung sa ilalim, no? Para balance yung pagluto ng manok natin. So, ganyan lang siya. And this is my own version ingredients, ha? Sa pagluto, ha? Kaya hindi talaga ako master sa pagluluto. But I'm developing my skills. Char, my skills pala, no? Hindi, kasi practice-practice lang ng pagluto, experiment-experiment, ganun lang din naman talaga, di ba? Mag-experiment ka lang, oh, masarap pala to, o sige, next time gawin kong ganito, next time kulang siya ng ganito. Di ba, ganun-ganun lang naman talaga pag magluto ka, ano, experiment-experiment ka, tapos hanapan mo kung ano yung magandang iluto sa ganito, so di ba, ganyan. Parang ganun lang naman talaga, maglagay tayo ng kandila, guys, kasi nang-aamoy na yung bahay natin. Usually, pag nagluto ka, magpaandar ka lang daw ng kandila, parang mawawala daw yung amoy, ewan ko. Pero, why not? I do that one all the time, every time I cook. At effective naman talaga, nawawala naman talaga yung ano, nawawala naman talaga yung amoy. Tapos, mabango din naman yung kandila, guys. Yung scented pala ng kandila na yan is vanilla. I think it's vanilla, so it's actually perfect. So, ganyan mo lang, guys, i-low heat mo lang siya. Pag nagkumukulo-kulo-kulo na, kumukulo-kulo-kulo na, i-low heat mo lang siya para, ano, o diba, o yan, tignan mo, crispy na yung chicken natin. O diba, lagyan mo na ng soya sauce. Yes, lagyan mo ng soya sauce at paghaluin mo ulit. Tapos ilagay mo yung hard part, o diba, inuna ko yung hard. Tapos ihalo mo siya sa toyo. Diba? Tapos, lagyan mo ng tubig, sis. Tubig. Tapos, haluin mo ulit. Tapos, hintayin mo lang siyang kumulo ulit. Ganun lang. Very, very simple, guys. Pak na pang ulam na to, guys. Diba? Kung gusto mo, damihan mo pa ng sabaw. Para sa mga batang gustong magsabaw. O, diba? At least, healthy yung sabaw. Kasi talagang katas ng gulay siya. O, diba? I just remember, ano this one, ginaya ko lang yung paano pagluto ng sitaw, adobong sitaw, pero ito adobong bok choy. Bok choy yata to eh, bok choy. Bok choy, hindi ko alam kung ano to sa Pilipinas. Parang, ano ba to? Basta yun na yun. Yan guys, pag malambot na siya, ilagay mo na yung soft. Kaya hinuli ko yan siya, kasi pag hindi mo yan hinuli, lutong-luto na yung isa, yan naman magiging ano siya, masyadong malambot. Kaya ihuli mo talaga siya. Unahin mo yung matigas muna bago yung ano, ihuli mo yung malambot. O diba? Lights, camera, action! Hello world! Welcome to my world! And ito na po yung adobong bok choy natin. Sagit lang, hinahanda pala, hindi pa ready. Dandahan mo lang siyang ilipat. Yan, dandahan mo lang siyang ilipat. O, diba? Yum! Diba, guys? O, asa na yung kanin natin? Perfect na pang ulam. Easy, wheezy na ulam. Sobrang easy at healthy pa.
So, susunod, lagyan ko pa ng maraming gulay yan. Lagyan ko siguro ng, ano no, broccoli at cauliflower o diba? Kahit yan lang yung kainin mo, busog na busog ka na. Hindi ka na kailangan magkanin. O diba? Sa mga nagda-diet dyan, like me, char diet daw. O diba? Ganun lang siya kasimple. So, luto na yung first dish natin. Tapos, isishare ko na naman ulit sa inyo yung niluluto kong chicken skin. Kasi marami talagang gusto nun. Kaya gusto ko siyang i-advertise lagi. Kasi maraming gusto ng chicken skin na yon. Ano lang naman yun, guys. Pag nagbili ako ng manok, kinahati-hati ko yung manok. Iniiba ko yung bones at iniiba ko yung chicken skin. Tapos, sinisave ko yung bones, sinisave ko rin yung chicken skin. Kasi yung chicken bones, ginagamit ko rin siya sa ibang bagay. Tapos yung chicken skin, ginagamit ko rin sa lahat ng sa ibang bagay. At saka yung meat, ginagamit ko sa mga ganyan, pang halo sa ulam, o diba? So, walang natatapong manok, guys. Buto lang manok ng natatapon lahat na gagamit, o diba? So, ayan na po. Ang sarap-sarap niyan. Chloe's approved. Gustong-gusto ni Chloe, guys. Masarap daw. Inaprubahan po ni Chloe. Gustong-gusto niya. At easy lang po siyang gawin. At yan po. At salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Zai Caballes World. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and mag-share at mag-subscribe and hit the notification bell for more videos and update. Sa mga bago dyan, ang daming-dami kong mga video tungkol sa Canada. Panoorin nyo para naman makapasyal kayo sa Canada. Kung nasa ibang bansa ka naman o nasa ibang part ka ng Canada, tignan mo rin yung mga ibang video ko kasi meron ako mga pinapasyal-pasyalan lalo na yung last summer. Ang dami naming pinasyalan sa Kelowna na hindi ko nga napuntahan dati pero napuntahan ko. So, ang dami-dami, guys. Tapos, yun, gusto ko lang i-share kasi tinignan ko yung video ko parang ay, ang dami-dami na pala pero nakaka-enjoy din. O, ayan na po tayo, guys. Painitin na natin. Gamitin natin yung kalaha, hinugasan ko po siya kasi ito lang po yung malaki kong yoke eh. Wala po akong ibang malaki. Ay, kasi ako lang naman kasi mag-isa nakatiray or minsan kasama si Chloe. So, wala talaga. So, guys, ito na yung hinalo natin kanina, di ba? So, ayan, flour, may salt and pepper, paprika, yon. Yun yung ano, tapos painitin mo lang siya. Yung kalaha, guys. So, yung flour, guys, yun yung may salt and pepper at saka paprika. Kaya, lagay mo lang oil. O, yan. O, diba? Painitin mo siya. So, while hinihintay kong, ano, na ma-ready yung kalaha, yan. Instead na paper, ang ilalagay ko, paper towel para kunin niya lahat ng oil. Pitcha yung nilagay ko. Kaya ganyan mo lang siya, guys. Kunin mo. Kunin mo. Tapos, iganyan mo lang siya. Tapos, prito. Yes, ganyan lang. Kaya nga, nilagay ko siya ng itlog kanina para dumikit talaga yung flour. O, diba? Tignan mo naman yan. Tikit-tikit yung flour yarn. O, diba? Pat na pa. Ganyan lang, guys. Yan me to sing. Ay, guys, mayroon pala akong ano, mag-zumba ako. Sinong gustong sumali, mag-zumba tayo, guys. Gawa tayo ng simple dance steps na zumba. Eh, kailangan natin maging healthy, guys. Kasi malapit na yung summer, guys. Magbibikini na naman tayo, pak. O, yan lang, guys. Decorate mo lang, guys. Alternate na lang yung decoration, ha. Pero, HRM kasi tayo sa Pilipinas, diba? Sayang naman kung hindi natin gamitin yung pagka-HRM natin, diba? So, yan. Haluin mo lang siya, guys. Para yung sa ilalim din, maluto din. At saka yung sa ibabaw, flip-flip lang din, no? Flip-flip-flip, ganon. Di ba? So, pag ganyan na siya, makikita mo namang luto na siya, guys. Kaya mag-golden brown siya. As in, golden brown. O, yan. Lagay mo na na. Lagay mo na dyan. Promise, masarap yan. Tapos, gawin mo naman ulit. Yan, o. Oh. Ganyan lang. Simple as that. Parang pang appetizer siya. Diba? Hindi nasasayang lahat. Oh. Gustong-gusto rin to ni Chloe, guys. At saka ni Tarzan. Gusto-gusto niya din. Sarap daw. Lahat naman masarap eh. Tapos yan yung gamit ko. Sweet Thai Chili.
Sweet chili na ano. Okay, so tikman natin guys ha. Tikman natin. I tried it already, so this is the one, right? So I'll take one. Don't small. And you dip it in the sweet chili. One more. Perfect. Oh, diva. Crunchy, crunchy. So, yan. Diba? Masarap siya. Kaya, guys, yan. Kung masyadong malaki naman, pwede mo siyang putulin. Mas madali siyang putulin pag crispy na siya. Yan. Mas madali siya. Pag crispy na siya, tapos putulin mo kung masyadong malaki siya. O, diba? Para hindi ka mahirapan. Yan ginagawa ko. Putol, tapos dyan na yung last batch natin, guys. Ubusin na natin, guys. Oy, para matapos na. O, diba? So, thank you so much for watching this video, guys. Halina kayo at kawain na tayo. Kunin nyo na ang mga pinggan nyo at ang mga baso nyo at yung kanin. Ako ang kasa. Tell me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter.